Nagbabalik ang usaping legal dito sa Radyo Pilipinas. Dumako na po tayo sa ating segment na Sagot Kita. Legal concern na nais mabigyang kalinawan. Sagot Kita. Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala. Sagot Kita. Sumangguni na kay Attorney Danny Galan dahil dito, Sagot Kita. Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungang legal. Mag-text ng inyong tanong, comment o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169, o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Eto, first question natin from cellphone number ending in 8225. Good day po, Attorney Galang. Tanong ko po, kapag po ba magpapa-extrajudicial settlement of property, kailangan po ba mag-present ng abogado dito? Po ba ay isi-settle sa court? Salamat po. Ano, yung madaling sabi ho dyan ay hindi ho ito hindi ho kailangan actually ng abogado para i-presenta ho ito sa korte. Ngayon ho, yung sa pangalan ho natin, kaya ito tinawag na extrajudicial settlement ay ibig sabihin ho out of court ho ito. So hindi ho kailangan sa korte gawin. So ano ho ba itong extrajudicial settlement na ito, no? Ito ho ay karaniwang ginagawa ho, no? Extrajudicial settlement of estate. Karaniwang hong ginagawa kung ang inyong magulang o kamag-anak na pumanaw ho ay hindi ho nag-iwan ng kanyang last will and testament. Ngayon ho, ang gagawin ho nung mga heirs, no, no, mga tagapagmana ho, ang gagawin ho nila ay sila ho ay aayos nga ho nito, no, execute ho ng itong dokumento nito na extrajudicial settlement of estate. So dito ho, syempre, ayan, dyan ho papasok yung tulong ng abogado. Pwede ho kayong magpatulong sa paggawa nung extrajudicial settlement of estate. So ang doon ho nakalagay ho dyan, syempre nakalagay ho dyan yung mga heirs. Kung sino ho yung mga heirs ho, no? Kung halimbawa ho yung namatay ho yung inyong magulang ay syempre ho yung mga anak o kung nabuhay pa yung asawa. Ikalawa ho, nakalagay din dyan yung mga properties na sakop ho nung inyong in-execute na extrajudicial settlement of estate. At kung ano pa pong mga iba pa pong mga detalye, ano. Ang kailangan lamang po dito sa extrajudicial settlement of estate, yun hong pumanaw ho, no, ay kailangan ho ay wala ho siyang utang. At kung may utang man ho siya, ay bayad na ho. At kailangan din ho, syempre, lahat ho ng mga heirs o yung mga tagapagmana po ay nakapirma doon sa dokumentong ito. At sila ay well represented. Kung may mga minor de edad ho na tagapagmana, ay dapat ho sila ay well represented ho ng kanilang mga guardian ho, no? Or yung kanilang mga tagapag-alaga. Dahil ho, kapag hindi ho sila represented at may isa pong tagapagmana na hindi ho naisama, ay yung extrajudicial settlement ho ay hindi ho binding sa kanilang sa kanila ho, no, sa mga tagapagmana. So ibig sabihin, ayun ho, maaari ho yan mapunta sa korte kasi nga ho, ibig sabihin ho, para na itsapwera ho yung isang tagapagmana, ay maaari ho siyang pumunta sa korte at magdemanda ho at ipa walang bisa ang inyong deed of extra or ang inyong extrajudicial settlement of estate. At kailangan din ho, ito kailangan din, syempre ho, notaryado ho dapat. Notaryado yung inyong dokumento na pipirmahan. Bukod ho sa lahat ng tagapagmana ay nandun, kailangan ho present ho kayo doon sa pagnonotaryo ho, no? Nung dokumento na inyong pinipirmahan. At yun ho, syempre, ipapakita nyo ho yan doon sa ating BIR, Registry of Deeds. At ayun ho, para ho mailipat sa inyo yung pangalan ho, no? Pangalan ng properties ho. Mailipat yung titulo ho sa inyong pangalan.
So importante lang ho, ha, kailangan ho lahat ho ng mga tagapagmana ay pumirma ho doon sa ating extrajudicial settlement of estate. At pangalawa ho, kailangan ho notaryado ho yan. Notaryado ho. At pag hindi ho cooperative yung isang tagapagmana, ay yun ho, doon na ho tayo magkakaproblema, maaari nyo hong dalhin na ho sa korte. Kung talagang hindi nyo po mapag-ayos talaga ang yung mga lahat ho ng tagapagmana. Ito ho, tanong naman ho mula kay cellphone number ending in 0762. Actually, related ho itong question niya dito sa ating naunang tanong, no. Attorney, ask ko lang po, malilipat paano malilipat sa amin ang title ng lupa na mana namin? Meron ng subdivision plan. Ano po ang next step? Ayan ho, no? So dito ho sila ay may naman ng lupa at sinasabi niya ho meron na rin subdivision plans. Ibig sabihin meron na rin ho mga specific na mga kung anong ektarya ho, no? Ilang sukat ho ng lupa ay para ho doon sa bawat isang tagapagmana. So ngayon ho, kung yun nga sinasabi natin, kung wala hong naiwang last will and testament ang inyong pumanaw na magulang o kamag-anak, ay ayun ho, gagawa ho kayo ng extrajudicial settlement of estate. So ayan ho, na dapat ho notaryado at syempre ho represented ho lahat ng heirs or tagapagmana. Ngayon ho, ang pangalawa ho dyan ay syempre ho, no, isasubmit nyo ho yung dokumento at iba pa pong relevant na mga dokumento ho. Yung death certificate din ho, mahalaga din ho yan, death certificate nung pumanaw, nung decedent ho, no, yung nagpapamana sa inyo, at iba pa pong kailangan na dokumento sa BIR, so Bureau of Internal Revenue. Tapos ho, syempre, magbabayad kayo ng mga taxes ho, no? At kabilang na rin ho dyan yung estate tax. So yan ho, binabayaran ho yung estate tax tuwing tayo ho ay magmamana ho ng mga real and personal properties ho, no? At sabi nga ho ng jurisprudence ng Korte Suprema, yung estate tax ho, hindi naman ho talaga iyan na tax doon sa property. Ito ho yung tax dahil ho dun sa pribilehyo na kayo ay makapagmana ng isang property ho, no? Real or personal property. Kaya ho tayo ay nag-i-impose ho ang gobyerno na estate tax. So kailangan nyo hong bayaran ho yan. Pag nabayaran nyo na ho yan, maglalabas si BIR ng yung tinatawag nating CAR or Certificate Authorizing Registration. At ayan ho, no, a tax clearance. At ito ho ay proof ho, no, syempre, nagbayad na ho kayo ng taxes ho, no, estate tax. At yun nga ho, na kayo ho ay bayad na ho. At kailangan nyo ho yan, kailangan nyo ho yung CAR kasi isasubmit nyo ho yan doon sa ating local treasurer's office. So yung sa local treasurer's office, magbabayad ho ulit kayo ng mga transfer taxes. At yun ho, kailangan ho talaga yan. So papakita nyo yung certificate authorizing registration mula sa BIR, papunta ho doon sa ating local treasurer's office. At pagkatapos ho, pag natapos yun akong bayaran yan, lahat ng mga dokumento ninyo, ay ibibigay nyo na ho yan sa Registry of Deeds para ho syempre sa registration nung bagong pag-i-issue sa inyo ng bagong titulo, no, sa inyong pangalan na ho. At ito ho, may mayroon pa ho kayong kailangan gawin. Kailangan nyo din hong mag-secure ho, no, nung bagong tax declaration ho. Sa inyong pangalan na, syempre, doon sa ating local assessor's office. So, ayan ho, para syempre ho, taon-taon magbabayad na ho kayo ng mga amilyar ho, no, doon sa inyong property. Kasi yan ho, kayo ay sa inyo na ho nakapangalan. So, kailangan kayo na ho ang magbayad ng mga amilyar taon-taon. So, ayan ho, yun ho yung proseso natin na pagdadaanan natin. So, kailangan ho, magbayad ho tayo ng mga taxes ho, no, sa ating BIR. Makapag-issue siya ng Certificate Authorizing Registration o CAR. Magbayad ho tayo ng mga transfer taxes doon sa ating mga local assessor's office.
local assessor's office, and pagkatapos ho, no, i-submit ho natin yung mga dokumento natin sa ating register of deeds. Ayan ho, registry of deeds, kung nasaan ho yung lupa na ipinamana ho sa inyo. At pagkatapos ho, kailangan ho tayong mag-secure ng bagong tax declaration from the local assessor's office. Ayan ho.